sa kasalukuyan ang pagmamahal ko noon ay pinagbigayan din lang tapos ganyan mo sa lahat sa So, welcome ulit po sa ating mamunting channel. So, today, ngayon, I have the chance to talk. Dahil as you can see guys, napapansin niyo siguro na itong mga nakaraang vlogs ko, guys, hindi ako masyadong nag-a-appear sa camera. Maraming nangyari po sa akin na hindi ko sinasabi sa vlog ko. Una po sa lahat, nitong mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng matinding sakit, matinding problema. Sakit sa kadahilan ng kung naalala nyo yung time na naipakabit yung sa taas ng ating ipin. Pagkatapos nun guys, nagkaroon po ako ng infection sa gums ko, sa baba at saka sa taas. So, at na-share ko rin sa inyo guys na nagpa-implant po tayo ng tatlong ipin. At pagkatapos noon guys, yun nga po, nagkaroon ako ng matinding or grabbing infection. Sa kasalukuyan, for now, okay na po tayo. Tapos yun nga po, hindi ako makaharap-harap sa camera this past few months dahil nga po sa pagtanggal po ng tatlong ipin ko. Bungal kumbaga. Tatlong ipin ko para yung tatlong ipin ko para i-implant. Tapos pagkatapos noon, guys, naka-schedule na para magpa-implant ako. So yun po ang nangyari na nagkaroon po ako ng matinding infection. So for now, sa side na ito, guys, hindi pa po naikabit yung ating ipin. So yun po ang dahilan. Anyway, everything is okay, pero gusto ko lang i-share sa inyo yung talagang pinagdaanan ko, guys. Nakikita nyo ako sa camera sa mga vlogs ko, pero hindi ako yung yung dating ginagawa ko na nakikipag humaharap sa camera para makipagyawyawan at magkwento. Namiss ko yung time na yung bang haharap ako sa camera tapos magkukwento ako ng kung ano-ano na kung saan napapasaya ko po kayo, mga kwentong nagbibigay sa inyo ng kasiyahan. Namiss ko rin po yun. Pero yun nga po, ako humarap sa inyo today para sabihin sa inyo yung buong pangyayari na nangyari sa akin, guys. Ang dami kong pinagdaanan, guys. At saka kung napansin niyo yung mga nakaraang vlogs ko, yung mukha ko, haggard ako, tapos yung manas na manas yung pagmumukha ko ba. Ayun. So magandang location itong kung saan ako ngayon, dahil inaantay ko si Javi as usual, sumama ako sa kanya sa work niya, tapos sabi ko mag-vlog na ako at magyawyawan tayo. So yun nga po, ang dami kong pinagdaanan, ang sakit ng yung bang parang ang kirot na naramdaman ko nitong mga nakaraang dalawang buwan, yung bang parang kinakain, may kumakain sa utak ko, may kumakain sa lahat ng sa ulo ko, guys, dahil sa infection. Nagtik naman ako ng medication ng isang linggo. Tapos pagkatapos ng isang linggo na yun, hindi tumalab po yung yung tinik kong medication. So inulit ko na naman ng isang linggo, hindi pa rin tumalab. So ang nangyari po, guys, ay naoperahan po ako sa aking gums. Dahil yung infection talagang pumasok na sa buo kong gums, guys. So yun, naoperahan po ako. And for now, sa ngayon, I feel better. At hindi pa maikabit-kabit yung tatlong ipin ko dyan na kung saan na-share ko sa inyo noon. Yung day na, yung araw na ikinabit yung tornilyo dyan, guys. Yun, oh. Yan. So, okay na tayo. Noon, guys, grabe. Yung bang ang pakiramdam ko noon, guys, pag iganyan mo lang, tapos iganyan mo sa lahat ng ulo ko, ganoon. Talaga ang sakit, guys. Ang sakit talaga. Ang hirap. Ang dami kong pinagdaanan na hirap, guys. Oo. Pero kahit na ganoon, nagsishare pa rin ako sa inyo ng mga ganap na nangyayari sa bahay. Humaharap ako sa camera, pero hindi ako nagsasalita dahil yan nga po, yung bang parang manas na manas yung mukha ko, tapos na andyan pa rin ang kirot noon. Pero for now, ayos na rin na po.
Tapos today, galing po kami sa aking dentista. At hindi pa raw naghilom yung aking gums. So, hindi pa raw ready ilagay yung tatlong ipin dyan, guys. So, for now, medyo tantya-tantya lang yung pag-i-smile natin. So, at saka isa pa po, guys. Kaya po ito nangyari sa akin. Dahil siguro, dahil ako po, meron po akong diabetes. Diabetic po ako. Kaya nung, siyempre, ang pagpapaayos ng ngipin, magdudugo yan, hihiwa, I don't know what, basta masasaktan yung mga gums mo, mga ganito-ganyan. So, siguro, dahil nga diabetic ako, so hindi ka agad naghilom yung mga gums na nagdudugo. So, ayun, imagine the whole na baba at saka taas na ganun palagi every week, sometimes dalawang beses akong pumupunta, sometimes once a week. Kaya yun, siguro, nasaktan yung buong gums ko, lahat-lahat na dyan. So, ayun siguro ang ano, kaya nagkaroon ako ng talagang grabbing infection, guys. Sa ngayon, okay na ako. Meron pa rin ano dyan, pero okay na rin. Hindi gaya noon, guys, iganyan mo lang yung ulo ko noon, iganyan mo lang. Ang pakiramdam ko talagang mamamatay na ako eh. Oo. So, yun po ang update ng ating journey ng pagpapa Hollywood smile ko, no? Ito ang napala ko. Guess nyo yun, guys. Ayan, bakanti pa dyan. But for now, okay na rin. So, mag-antay pa tayo ng mga dalawang linggo siguro. Tapos siguro maghihilom na ito. So, pwede na nilang ikabit. So, yun po. So, sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. Tapos, talagang namiss ko talaga, guys, yung yaw-yawan natin. Palaging yaw-yawan. At saka, yung bang pag nag-vlog ako, at the end of my vlog, magkukwento ako. Yun ang namiss ko talaga. Dahil siyempre, pag nagbablog po tayo, lalo na yung content na ginagawa ko, guys, na pag nagbablog ako, yung mga everyday routine ko, at the end of my vlog, I want it na sa bandang huli, magkukwento ako ganoon. Yun ang na-miss ko na content na ginagawa ko. At yun po. And then what else? Yun nga, nandito kami, guys, gaya ng dati na ginagawa ko. Na may date ako sa doctor today, tapos dumaan kami sa isang dalawa actually na site na trabaho ni Mr. para i-check yung mga trabahante. So, pag natapos na natin itong ipin natin, guys, siguro'y makakat off na yung mga content ko na pagpapakita or pagsishare sa inyo ng mga trabaho ni Habi. Maganda nga yun eh, yung nangyaring pagpapaayos ko ng ipin. Dahil nga, yung pagpunta ko sa dentista, sometimes yung mga oras na natitira is that naglilibot kami sa trabaho ni Habi. So ginugol ko yung time na yon para i-share sa inyo kung ano nga ba ang hanap buhay ni Habi. So ayun. So yon, pag after 2 weeks siguro, guys, pag naikabit na yung ating ipin, siguro hindi na tayo palaging sumasama kay Habi. Dahil I use it, ginugol ko or ginamit ko ang panahong yon na yung pagpunta ko sa dentista at pagkatapos noon is ginugol ko yung time na yon para maglipot at sumama sa trabaho ni Habi. So yon. So meron pa tayong dalawang linggo siguro. Sana'y maging okay na ang lahat. Hopefully na mailagay na yung ating ipin. And pagkatapos noon, dating gawi na yung vlog natin eh sa bahay lang, yung pagluluto, paglilinis, pamamasyal kung minsan, dahil yun nga po ang content natin. So ayun, ay salamat nakapag-vlog ako dito at nasabi ko sa inyo yung buong dahilan, ang tunay na katotohanan na nangyari itong mga nakaraang buwan. Oo, bali dalawang buwan din siguro na ininda ko ang sakit, guys. Ang sabi ko sa mga anak ko, mamamatay na yata ako, sabi kong ganun. At isa pa, guys, nung nangyari yung operasyon sa akin, talagang ang sakit ng dito ba naman lahat, pati ano, parang damdam ko yung utak ko, yung itong ulo ko, talagang ano, parang sabi ko may cancer yata ako, sabi kong ganun. So yun pala, dahil alam nyo naman, pag sumakit yung isang ipin mo,
buong katawan kasali na yun pag sumakit yung ngipin mo, di ho ba? Sabi nga nila, mas mabuti pang yung mahiwa yung kamay mo sa ano, sa kutsilyo or napilayan ka or whatever, kaysa yung sumakit yung ipin mo. Dahil pag sumakit ang ipin mo, kasali ang buong katawan. So yun nga po, sabi ko sa mga anak ko, mamamatay na yata ako. Tapos merong time na nasabi ko sa asawa ko, sabi ko sa kanya, pag namatay ako, sabi kong ganun, gusto ko yung ano, yung bangkay ko, sabi ko, tingnan nyo, naiiyak na ako. Sabi ko sa asawa ko, pag namatay ako, sabi ko, gusto kong yung bangkay ko, iuwi mo sa Pilipinas, sabi kong ganun. Tapos, ano bang pinagsasabi mo, sabi niya, yes, gusto kong ang bangkay ko, ipauwi mo sa Pilipinas, dahil mas maganda yung titirhan ko doon, kaysa dito sa Lebanon, sabi kong ganun. Dahil nga po, okay, ipakita ko lang sa inyo yung ano, bahay ng mga magulang ko, sa sementeryo, sa ano, mga puntod ng mga magulang ko. Ayan. Yan po. Makikita ba? Okay. Isishare ko lang sa inyo. So, yan nga po. Napunta yung usapan namin na sabi ko, pag namatay ako, gusto ko yung bangkay ko, iuwi niyo sa Pilipinas. Sabi kong ganun, guys. Aray ko. Iuwi niyo sa Pilipinas. Sabi kong ganun. Dahil mas maganda yung bahay ko, yung titirhan ko sa Pilipinas kaysa dito. Dahil, naishare ko rin sa inyo minsan, guys, na pumupunta kami sa bundok, yung merong family puntod yung ano, mister ko, mga parents-in-law ko, tapos yung puntod nila hindi mapaayos-ayos, pero may maganda rin, pero mas maganda sa Pilipinas, kaya sabi ko, andyan na si Harry. I'm vlogging. Masyarakat, masyarakat. Well, so yun, tamang-tama yung kwentuhan.